Welcome back sa ating YouTube channel, Dean Arwin TV. At ngayon ay pag-aaralan natin ngayon ay ang tungkol dito sa tinatawag na riser. Riser po ang tawag dito. Ang riser po ay ang tubo na dinadaanan ng mga wire. Pataas, pwede rin siyang hilahin ng mga wire pababa. Ato. Sa riser din po, natin padadaanin siyempre ng ating mga wire. Mga makapal pong wire yan. At isa pa ay tingnan po natin kung ano ang mga gamit para mabuo ang riser kagaya nito. Kung nakikita nyo po ito, ito po, ang tawag po dyan ay coupling. Ang coupling po ang mismo nagdudugtong sa mga tubo na ganito. Kagaya po nito, ang tubo po ngayon ay 1 point. Kaya makikita po natin sa coupling na ang tubo ngayon ay 1 and 1 point. Makikita po natin dyan. 1 and 1 point. Ano pa po ba ang kailangan natin gamitin kung magkagawa tayo ng riser? Siyempre, kailangan po natin ito. Yun po, kung nakikita nyo po yun, yeah. Ang tawag naman po dyan, yan po ay ang channel. Yan po ang nagsusuporta sa mga tubo para maging matibay siya. Channel po ang tawag doon. Ano pa po ba? Yung pong tumutulong sa channel para maging matibay, siyempre, ang tubo. Tingnan nyo po. Yun po, kung nakita nyo po yung dalawang bakal na nakatusok. Gaya po nang na-discuss natin yung nakaraan, ang tawag po doon ay natin washer, tapos kailangan din natin ng threaded rod. Threaded rod. Yun po yung threaded rod na nakatutok na ganun para ipitin po yung channel para matibay po ang tubo natin. Yan po. Ang tubo ng riser. Ano pa po ba? Siyempre, kung nakita nyo po ito, ito po. Kung nakita nyo po yan, yan naman po ay ang tawag po dyan ay unistrad or power strad. Yan po yung kumakapit sa tubo. Nakakapit po yan sa tubo. Ito po yung channel. Ito po yung power strad. Nakakapit po yan sa tubo na iniipit niya para maging matibay yung pagkakadiretso ng tubo. Ngayon, kung meron na po siyang power strad o unistrad, eh gagamitan po natin siya ng level bar. Kung napansin nyo yung ating riser, eh dire-diretso po siya. Talagang pantay na pantay po siya. Kasi ginamitan po namin yan ng level bar. Level bar. Para makita natin kung pantay, diretso yung mga tubo ng riser. Ano pa po ba yung kailangan natin dito sa pagkabit ng riser? Siyempre, kailangan din natin ng kagaya niyan, pampaganda yung hilox po. Para masakaling madumihan ng tubo, pwede po natin siyang kulayan para maganda yung itsura ng tubo natin. Hindi naman po yung tubo na may kalawag na. Kumbaga, para lang po maganda siya din yan. Hindi pa po tapos lagyan ng pilot. Ngayon, ano nga ba ang tungkol pa sa riser? Siyempre, ang sabi ko nga po, sa riser, sa kada tubo, minsan mayroong isang sirkuito, minsan may dalawang sirkuito. Diyan po dumadaan yung mga wire, mga kapal na wire po, dito sa riser po ng kada sirkuito.
makikita nyo po sa taas, kung makikita nyo po yung taas, yan po. Diyan naman po, diyan po magtatagpo yung mga wire. Diyan po sa box na yan. Diyan po. Ngayon, gaganon po yung mga tubo natin ng riser. Tapos makikita po sila dun sa yung mga wire, dun sa mga box na yun. Para, kung hihilahin po natin yung wire pataas, o hilahin po natin yung wire pababa, meron po tayong box. Hindi po tayo mahirapan. Yun po yung gamit ng mga box sa mga riser. Kung napansin nyo po, yung sa box, medyo may kurba yung ating tubo. Yung tubo pong yan, ang tawag po dyan ay elbow. Yan. Yung sa tubo po na medyo baluktot, ang tawag po dun ay elbow. Magandang gamitin po ang elbow kasi hindi na po tayo magbe-bend. Kaya po nyan, ang mga tubong ganyan na pang riser, kailangan po ng elbow nyan. Ano ho ba ang karuktong ng elbow? Siyempre, pag gagamit tayo ng elbow, gagamit ulit tayo ng coupling. Ito po. Yan. Yan po yung mga coupling, sabi ko po sa inyo. Siyempre, kung ano yung gaya na sabi ko, kung ano po yung sukat ng tubo nyo, yun din ang sukat ng coupling. Ito po. Kagaya po nyan, tubo na 1 and 1/4, ang sukat po ng tubo natin, ay ng coupling natin ay 1 and 1/4. At syempre, ang elbow na gagamitin natin ay 1 and 1/4 din po. Ganun po. Syempre, kung 1 and 1/4 ang coupling, 1 and 1/4 ang tubo, syempre, ang gagamitin natin na power strut o unistrut ay 1 and 1/4 din po. Ganun po yan. Syempre, dapat pare-parehas po ang sukat ng ating gagamitin sa riser na isang sukat po. 1 and 1/4 po lahat. Ngayon, ay tingnan naman natin kung saan naman dediretso ang ganitong klaseng tubo. Kung sakaling pumasok siya sa isang tenant, tingnan po natin yan. Susundan po natin yung tubo niya. Kaya lang po, sarado na po yung ating isyam eh. Pero, may kita naman po yan pag pumasok tayo sa tenant kung saan pumasok yung wire ng ganitong klaseng riser. Tingnan po natin. Kung nakikita niyo po yung nasa taas, yan po. Yan po. Yan, dyan naman po pumasok yung wire na galing po dun sa ating riser. Mapasok po siya dyan. Yan pong box na yan. Yan po ang magsusupply ng kuryente sa isang tenant na ganito. Kuwari kung sakaling buo na yung tenant na to, yan po ang magbibigay ng supply ng kuryente na nanggaling po sa dumaan po sa tubo ng riser. Apo. Kanina po ay nasa third floor tayo. Ngayon, nasa fourth floor po tayo. Kung nakikita nyo, yan. Tatlo na lang po yung riser natin. Tatlo na lang yung umangat. Kung nandun tayo sa kanina sa third floor, ay maraming tubo. Ibig po sabihin yun, mas marami po siyang susuplayan ng kuryente. Apo. Dito naman, ay ilan lang yan. Ibig sabihin, ilan lang po yung susuplayan natin ng kuryente dito. Kung napansin nyo, ganun po. The same procedure lang. Merong power strut. Meron tayong threaded rod. Siyempre, yung channel niya, nandyan. At siyempre, ang sukat ng tubo, 1 and 1/4. Siyempre, 1 and 1/4 din ang ating coupling na gagamitin. At siyempre, kung dun sa umangat, yun po yung umangat po dun. Yun po. Siyempre, 1 and 1/4 din po ang ginamit na elbow para sa riser na ganito.
Ngayon ay papaliwanag ko lang konti yung mga guideline o safety tips sa pagkakabit natin ng riser. Sa amin po, sa team ng electrical, sa grupo ko po, sa panguna po ng aming engineer, supervisor, mga foreman, sinisigurado po namin safe yung mga wire na papasok sa ganyang riser o sa tubo ng riser na yan. Paano po bang natin malalaman na safe yun? Ngayon ay paano nga ba natin malalaman na safe ang mga wire sa loob ng riser o sa tubo ng riser na gagamitin natin? Paano siya magiging safe? Siyempre, pag kinat po ang tubo, kasi may mga sukat po yung tubo ng ating riser, pag kinat po yan, siguraduhin po natin na ang mga pinagputulan ng tubo, kailangan po ay wala po yung mga talim. Paanong may talim? Kasi po yung pag pinadaan po natin yan sa cutting disc, may mga talim po yan na iiwan. Ngayon, kapag pumasok po yung wire doon at hindi po natin lininis ang tubo, masusugatan po yung ating mga wire. Cause po yun ng grounding. May kuryente po na didikit sa tubo. Kung sakaling hindi i-check yung tubo na yung wire sa tubo na may sugat. Kaya po pag nagputol po tayo ng tubo na gagamitin natin sa riser, siguraduhin po natin, kikikilin po natin yun. Kikikilin natin, lilinisin natin yung pinagputulan ng tubo para kung sakaling dadaan na ang wire doon, hindi po masusugatan. Maselan po kasi yung mga wire, lalo na yung ganyan. Makakapal po yung mga wire na yan. Mahirap po yan hilahilahin. Kung sakaling yun po ang gagawin sa trabaho ng araw na yun, cable pulling po ang tawag doon. Pag nasugatan yung wire, sayang po yung trabaho. Backjab po yun kasi tatanggalin po yung wire na yun. Ngayon, para hindi na maging backjab ang trabaho, kung sakaling kagaya nito para sa riser, yung wire, siguraduhin po natin yung tubo na pinutol, linisin, kiskisin, o kikilin natin yung tubo para yung wire na papasok dun ay hindi naman po masusugatan. Yun po yung isa sa pinaka safe na paraan para huwag masugatan yung mga wire sa loob ng riser o yung mga wire na hihilahin natin sa loob ng riser. Kailangan po suwabe yung tubo na walang mga talim kung ipapasok yung ating wire. Opo. So ngayon, sana po ay may natutunan kayo sa simpleng vlog na to. Kung meron po kayong natutunan o nagustuhan po ninyo yung ating video, paki-like naman po yung ating YouTube channel na Dean Arwin TV. Hit the bell button, like and subscribe po, and pa-comment na rin po kung meron kayong katanungan. Sana po ay abangan nyo pa po yung iba nating video dito lang sa aking channel, Dean Arwin TV. Maraming salamat po.